Alright guys, magandang gabi. Isang mabilisang update tayo at meron po tayong ulit mga piniti binahagi ng ating mga subscriber. At bago na tayo magtuloy-tuloy, siyempre lagi natin pinapaalala yan, huwag kalilimutan mag-subscribe at i-on ang bell para palagi updated at mag-join sa ating membership guys. Alright, itong barya ni Zipred Fidel Basara, isa sa ating avid viewers. Share ko lang idol. Oops, kumukulog ah, narinig nyo. Ayan, sige ko lang idol, varieties ba itong nanonagonal or error? Pakitingnan nga idol kung ano sa'yo ito. Ayan, so syempre titingnan natin yan. Inuna na natin to kasi itong coins ni Zipred ang isa dito sa content natin. Ito po yung pinaka main topic natin dito. Kung makikita nyo, mga nanonagonal 5 piso ito, no? 2019 yung mga yan eh. Ayan. So, kung lang naman ito, bro, no, at normal na pros, no, normal na pros ang mga nanagonal 5 piso. Pero itong nasa baba mo, guys, tingnan niyo mabuti, nanagonal siya. Pero bilog, 'di ba? Tindi no, ang gulo, no. Nanagonal, pero halos parang bilog na siya. Itong isa mo na 'to, Fred, ay ito ay error. So ito yung maganda na i-collect at ito ang magkakaroon ng magandang value kasi mukhang iilan pa lang ang nakita ko nito at wala pa nga akong hawak, no? Ipinakita lang din sa akin at meron nga inaalok sa akin ito yung isa kong kaibigan, no? Sabi niya eh, kung gusto ko daw bambilin, sabi ko sige, bibilihin ko yan kapag maganda na at maluwag-luwag na ang sitwasyon. Sa reverse, sa reverse, pag binaliktad mo yung mga barya, mapapansin mo nga yung cut to yung tabas ng pagkanonago niya, halata siya. So, at dito naman sa side, pinakita niya na, ayan, isa pa yan guys, ano, huwag po kayong mabibigla. Ang cut po ng mga nonagons sa side ay normal po na hindi talaga pare-pareho yan. May maliit ang tabas, may malaki, merong mas malaki. So small, medium, large silang tabas niyan. Ayan. Sumunod kay C. Pernosis. Ayan po sir, 1K. Paper bill. Solid number. May magandang value po ba siya? Siyempre, titignan natin yan. Ayan. 2019, napakaganda guys. Solid at mukhang malutong pa. Mukhang kalalabas lang sa bangko nito. Itong mga solid banknotes ito, meron po itong value. Kaya kung kayo po ay tanongin muna natin yung may-ari nito kung kanya po bang ibinebenta ito, no? At magpo-comment yan siya dito sa ating content. Kung binebenta mo to, sabihin mo lang, no? At baka mayroong magka-interest. Yan. So magandang i-collect. Solid banknotes. At meron akong members na alam ko na nagpapahanap nitong mga solid banknotes na to, eh, no? Try natin i-alok, no? At i-update natin kung talaga bang i-update natin kung ibibenta mo at baka meron nga gumili. At i-listing mo na lang din yan sa ating page. At yung sumunod, kaya Armando Arago, idol, pakicheck nga itong coin 1 piso na error coin. Error coin sa tingin ko ay year 2017 ito. Nako, ayan ang problema, no? Hindi na natin, ano to eh, die adjustment error ito. Hindi ko na rin masabi eh, boss, kung year 27 ito dahil hindi na bumakat yung kanyang year, no? Ayun, so paano yan? So baka meron ka pong lente dyan, gamitan mo po ng lente at baka mas makita mo sa personal kasi iba kasi sa picture eh, no? Mas maganda sa personal, gamitan mo po ng lente para malaman po natin kung anong year ito. Die adjustment or trials error itong coins. What maganda pong i-collect ito, no? Halos si Jose Rizal na lang yun nandyan eh. At yung 1 piso. Tapos nawala na yung Republika ng Pilipinas. Gusto ko rin pong makita yung reverse nito, no? Ayan. So, eh po ating content ngayon. Pahabol lang tayong hapon. Salamat sa mga nagbahagi ng mga kanilang pera, no? At mga coins. Doon po sa may mga gusto rin mag-share, na i-share nyo lang sa Kalimi Online Facebook page at sabihin nyo kung gusto nyo pong ipa-content at baka meron po magka-interest sa inyong mga isi-share sa ating page. So hanggang sa susunod guys, no, huwag kalilimutang mag-subscribe syempre at mag-join kayo sa ating membership. Hanggang sa susunod po, God bless you all.